Ilan sa pangarap natin sa ating buhay ay ang magkaroon ng isang magarbong bahay. At doon tayo nangangarap kung ano ba ang mga balak at gusto nating mga disenyo para dito. Ito ang ating tatalakayin, ang 10 pinakamagagarbong bahay na naipundar ng mga kilala nating artista. At maaari nating gawing inspirasyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka na sa channel na ito. At paniguradong may kapupulutan ka na aral dito. Ikasampo, Daniel Padilla. Ang 21 years old na aktor na kilala ito sa isa sa heartthrob na artista sa tambalan nila ni Catherine Bernardo at nabansagang King of Hearts ay nakapagpatayo na ng bahay bago siya mag 20 years old. O diba, kahanga-hanga? Dahil nga sa kinabaluan siya ng mga kabataan ay talaga namang kumita siya ng milyon-milyon sa mga kanyang palabas at endorsement. Naging special ito sa kanyang supportive na ina na si Carla. Dahil ito ang una nilang pagmamay-ari na bahay matapos ang ilang taon na pangungupahan nila. Ito ay nakatayo sa isang exclusive na subdivision sa Quezon City na may lawak na 1,000 square meters na tinitirhan ng kanyang buong pamilya. Ito ay mayroong disenyong modern Mediterranean style at kahanga-hanga din ng mga mamahali na sasakyan ng aktor. Sobrang lawak ng bahay na mayroong dalawang palapag at may malalaking kwarto. Ikasyam, Big Soto. Ang aktor, singer at isa ding komedyante na nakilala natin sa kanyang mga pelikula at isa sa main host na pangunahing noontime show na Itbulaga na ngayon ay 66 years old na ay nagpatayo ng bago niyang bahay sa Laguna. Ito ang pinitirhan niya ngayon kasama ang kanyang misis na si Pauline Luna at anak nilang si Tali. Matagal na sa industriya si Big Soto. Si Pauline Luna ang nasunod sa mga disenyo na modern at Asian na pinaubayan ni Bossing dito. At ito'y ginawa ng halos isa at kalahating taon habang pinaghahandaan ang kanilang kasal. Ang kanilang bahay ay napakalaki at may dalawang palapag. Mayroon din itong sariling pool sa likod ng bahay. Ikawalo, Bea Alonso. Ang 32 years old na actress ay kilala natin sa mga nagpaiyak at nagpakilig sa atin sa mga kilala nilang pelikula kasama ang katambal na si John Lloyd Cruz, na isa ding masasabi nating veterana sa pag-arte. Dahil 18 years na siya sa industriya, kaya di na nakatakataka na makapagpatayo siya ng magarbong bahay na may 3 palapag sa exclusive subdivision sa May Quezon City. At lalo't lasapin ang kanyang mga pinaghirapan ng ilang taon, ang disenyo ng kanyang bahay ay modern at traditional, na may sariling swimming pool, isa to sa mga kanyang pangarap. At alam kong deserve niya ito dahil sa kanyang butihing puso sa kapwa. Ikapito, Willie Revillame. Ang singer, businessman, actor, komedyante at kilala din sa host ng Wawawin sa GMA Network ay nakapagpatayo ng napakagarbong bahay sa kilalang tourist spot sa Tagaytay. At kilala din siya sa hilig niyang pagbili ng maluluho na bagay gaya ng private jet, yate at sports car. Kaya di siya nagpapahuli sa magarbong bahay. Siya ay kilala sa tawag na Papi bago pa siya naging Kuya Will sa GMA. Isa siya sa developer ng Will Tower Mall. Naging inspirasyon din ng kanyang bahay ang Bulgari Hotel Resort sa Bali, Indonesia. Salamin ang mga dingding nito para mas tanaw ang mga magagandang tanawin nito sa paligid. May sarili din itong gym at infinity pool. Ang bahay na ito ay nakatayo sa pagmamay-ari niyang 5 ektarya sa Tagaytay. At ayon sa kanya, balak niya patayuan ito ng 5-star resort. Ika-6, Alden Richards. Ang 23 years old na aktor at singer at TV host na si Alden Richard ay nagpatayo ng kanyang magarbong bahay sa exclusive village sa Laguna. Siya ay nakatambal ng isa sa kilala na aktres na si Catherine Bernardo sa Hello Love Goodbye, na kumita ng 800 million pesos at naitala sa mga pinakamalaking kita sa kaysaysayan ng Pilipinas. Si Alden ay binansagang Asia's multimedia star matapos itong mapanalunan ang 2019 Seoul International Drama Award sa Seoul, Korea. Ang dalawang palapag na bahay ni Alden na may disenyong malatore ay bunga ng ilang taon niyang pagtatrabaho sa showbiz. Napapaligiran ito ng mga halaman na pinangangalagaan ng kanyang lola. Ika-5, Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Ang power couple na parehong singer at actor at actress
ay nakatira sa napakapayapang Bulubundukin sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Ang tatlong palapag na bahay na ito ay may disenyong modern contemporary na pinaliligiran ng malinis na kulay na puti. Si Ogie ay 52 years old, samantalang si Regine ay 50 years old at 10 taon na silang kasal. Pinagawa ito ni Regine nung di pa siya kasal at napagdesisyonan na dito sila tumira mag-asawa at anak nilang si Nathaniel. Punong-puno ng music ang paligid dahil sa mga iba't ibang instruments na nakapaloob dito. Ika-apat, Chris Aquino. Ang tatlong palapag na bahay na ito sa Quezon City na nilipatan kasama ang kanyang dalawang anak ay isa lamang sa kanyang ari-arian. Ang actress, producer, TV host at negosyante na tinatawag na Queen of All Media ay kilala sa maluluho at binibili niyang mga mamahaling bagay. Matagal na siya sa industriya, kaya marami na siyang naaangkat na ari-arian. Puno din ng controversial ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga naging presidente na magulang, gayon din sa kanyang kapatid. Ngunit di siya nagpapa-apekto at patuloy niyang nilasap ang kanyang mga pinaghirapan sa buhay. Ang bahay na ito ay di bago. Nabili niya lang ito sa dating may-ari at pinabago ayon sa disenyong gusto niya. Napakalinis ng disenyo ng bahay na ito at mayroon ding malalawak na kwarto, puno din ng halaman ang mga bakuran nito. Ikatlo, Sharon Coneta. Ang singer at actress na isang veterana na kilala na megastar sa showbiz ay nakapagpatayo na ng bahay sa Mandaluyong City. Si Sharon ngayon ay 54 years old na, isa sa pinakatagumpay sa entertainment industry. Kasama niya sa bahay na ito ang asawang si Kiko Pangilinan, kasama ang dalawang anak na babae at isang adopted na anak na lalaki. Puno ng mga puno at halaman ang kanyang bakuran at may sarili silang swimming pool. Ikalawa, Coco Martin. Ang aktor, producer at director na si Coco Martin ay nagpatayo ng kanyang dream house sa Quezon City. Si Coco ngayon ay 38 years old na nasa rurok ng tagumpay sa showbiz. At kilalang kilala natin Cardo sa kanyang palabas na Ang Probinsyano. Tropical inspired ang disenyo ng bahay na ito. Nakatayo sa lupang may lawak na 2,000 square meters. Tatlong taon niya ito pinag-ipunan bago niya matapos mapagawa ang napakalaking dream house na ito nang hindi umuutang sa bangko. Napakalawak at puno ng magagarbong gamit ang bahay na ito. Dahil sa kanyang pagtsatsaga, natamo niya ang mga bagay na ito. Ikauna, Manny Pacquiao. Ang may pinakamagarbong bahay at di mapapantayan na ari-arian na kilala sa pinakamagaling sa boxing, actor, businessman at senador ng Pilipinas ay bumili ng bahay sa may Makati. Di lamang yon, ay bumibili din siya ng mansyon, hotel at helicopter. Ngunit ito na ata ang pinakamahal sa kanyang nabili, ang kanyang tinitirahan na bahay, dahil nagkakahalaga ito ng 1.3 billion pesos. Matagal na siya sa boxing at siya ang kaisa-isang nasa 8 division sa larangan ng boxing. Matindi ang pinagdaan nito sa kanyang profesyon, kaya di naman siguro masama na lasapin niya ang mga magagara at mamahaling bagay sa mundo. Si Manny at ang kanyang asawa na si Jinky ay 20 years ng kasal at kasama nila dito ang kanilang 5 anak. Alin ang pinakanagustuhan mo at paborito mo sa 10 magagarang bahay? Siguro na may na-inspired ka din sa pagtsatsaga nila. Sabi nga nila, magsipag ka lamang at baka isa ka din sa makakamit ng mga gantong klase ng tagumpay. Hintayin ko ang comment mo sa baba. Muli, sana patuloy niyong panoorin ang susunod nating tutuklasin. At huwag mong kalimutan i-like at mag-subscribe sa channel ko. And see you on my next one.